Hey guys, ito ang apat na version ng TechnoCommon 30 series. Itong si TechnoCommon 34G, TechnoCommon 35G, TechnoCommon 30 Pro 5G, saka TechnoCommon 30 Premier. And for this video, tingnan natin kung alin TechnoCommon 30 ba ang para sa'yo dyan. Depende sa pangangailangan mo. Unahin natin sa mga pricing nila. Sa mga SRP tayo guys, magbe-base. Pinakamahal ang TechnoCommon 30 Premier na meron 24K na SRP sa may 12.512 na version. Sumunod ang TechnoCommon 30 Pro 5G na meron 16K naman na SRP sa may 12.256 na version. 12K naman guys ang SRP ng TechnoCommon 35G sa may 8.256 na version. Meron din siyang 8.512 na version na meron 14K naman na SRP. At pinakamababa guys ang TechnoCommon 30 na meron 9,000 na SRP sa may 8.256 na version. Ang nakakatawa guys sa apat na version na yan, TechnoCommon 30 is lahat po sila is meron 70 watts sa charger. Mula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal at meron po silang 5,000 mAh battery. Pare-parehas po sila dyan. Sa may display naman nila, same guys ang tatlong smartphone na to na meron 6.78 inches na meron 1080p resolution sa may display nila at 6.77 inches naman na meron 1.5K na display si TechnoCommon 30 Premier. Kaya halos para sa akin, wala naman silang malalaking difference yan pagdating sa may screen size nila. Sa front camera din guys, same po sila na meron lahat na 50 megapixel, yung apat na TechnoCommon 30. Dito sa unang selfie natin, mukhang mas maganda yung unang picture ng TechnoCommon 34G compared sa may 5G na version. Mas detailed siya at mas malinaw. Sa picture naman guys ng Premier, saka ng Pro 5G. Obvious din dito na mas maganda ang kuha ni Premier. Pero maganda rin naman guys yung kuha ng Pro 5G, sadyang mas malinaw lang at mas natural ito kay Premier. Dito sa pangalawang picture natin, kay Common 34G at kay 5G. Mukhang mas malinaw ulit itong kay 4G compared sa may picture guys ng 5G. Wala akong binago sa mga settings na yan. Ewan ko lang kung bakit ganyan yung camera ng 5G, kung bakit mas maganda pa yung kay 4G. Dito naman kay Premier at kay Pro 5G. Maganda rin talaga guys ang picture ng Common 30 Pro 5G. Pero pagka tinignan natin yung kay Premier, mas magagandahan tayo dito lalo. Kaya para sa may front camera nila guys, parang pinakapangit pa yung kay 5G din ngayon. Sa back camera naman nila is pare-pares po sila na mayroong 50 megapixel na main camera. Pero mas maganda syempre yung mas mahal na model. Si Premier, saka si TechnoCommon 30 Pro. Dahil meron po silang Sony IMX na camera dyan. Pareho naka triple camera guys ang Premier saka ang Pro 5G. Pero naka 50 megapixel na main camera. 50 megapixel na ultra wide. Saka 2 megapixel lang si Pro 5G. Habang naka 50 megapixel na main camera, 50 megapixel na ultra wide, at 50 megapixel na periscope camera naman, yung si Premier. Yan ang pinakamalaking lamang guys ng Premier Edition compare sa ibang version guys ng TechnoCommon 30. At isa rin yan sa best example na hindi porket naka triple camera yung smartphone natin, pantay-pantay na sila ng mga sensor. At di porket naka 50 megapixel yung camera natin, same din siya guys sa ibang mga naka 50 megapixel na main camera. Dahil magkakaiba po sila ng mga camera na ginagamit dyan. Sa may megapixel lang po sila nagkakamuka. Ito yung sample ng back camera nila. Para sa akin halos pantay-pantay naman sila dyan. Ganon din dito sa may pangalawang picture natin. Goods po lahat dyan. Sa may portrait mode wala rin akong halos nakita ng pinagkaiba rito. Sa may 50 megapixel na main camera naman nila, yan yung kuha ni Premier. Saka ng TechnoCommon 30 Pro 5G. Detail pa rin sila kahit i-zoom natin. Si Common 34G naman, saka ang 5G. Medyo kita na natin yung blurred sa kanya pagka i-zoom natin. Pero ito hindi naman big deal yan. Isa pang lamang guys sila Premier sa may camera is meron silang 50 megapixel ultra wide. Yan yung sample natin. At walang ultra wide guys ang 4G saka ang 5G na version. Ito naman yung sample ng camera nila pagka madilim. Dito kala Premier saka yung Pro 5G. Maganda ang color balance nila, halos natural. Compare sa may 4G at 5G na parang pinapalino lang siya. Parang pinapaliwanag lang yung mismo picture natin. Pero overall guys, napapabilib din ako sa may camera ng TechnoCommon 30 series. Malilinaw sila kahit madidilim na. Saka kailangan lang siguro guys ng software update ng Common 30 5G para mas paging optimize yung camera niya sa may front selfie camera. Sa mga processor po nila guys, itong si TechnoCommon 30 4G is meron siyang G99 Ultimate na processor. Si TechnoCommon 35G naman is meron siyang Dimensity 7025G na processor. Itong si TechnoCommon 34G, itong si TechnoCommon 30 Pro 5G, saka itong si TechnoCommon 30 Premier,
Meron po silang pares sa processor. Meron Dimensity 8200 Ultimate na processor. Tingnan natin yung kanilang mga AnTuTu score, guys. Ito yung AnTuTu score, guys, ng Tecnocamon 30 35G, Tecnocamon 30 Pro 5G, saka ang Tecnocamon 30 Premier. Medyo mas malakas ng konti, guys, ang Tecnocamon 35G compared sa may Tecnocamon 34G na meron G99. Pero konting-konti lang, guys, yung difference sila dyan. Almost the same pa rin sila ng performance dyan. Halos wala po tayong makikita ng pinagbago dyan. Pero dito sa may Tecnocamon 35G, same lang din sila. Literal na same processor lang sila, guys. Ay napakalayo ng mga difference nila sa mga presyo nila. Kaya technically, guys, itong tag-dalawang smartphone na yan, parang hindi po sila nagkakalayo ng mga performance. 5G lang yung pinakaiba dito, at mas premium design, guys, yung pinakaiba dito. Saka yung mas magandang camera. Dahil kung magbe-base po tayo sa mga design nila, itong si 4G, is meron siyang plastic frame, tsaka plastic back dito, guys. Same po sila nitong 5G, na meron plastic back din, saka plastic frame. Pero itong si Camon 30 Pro 5G, is parang meron siyang parang rubberized na likod dito na parang leather. At itong gilid niya is parang, hindi ko sure, guys, kung parang aluminum to. Pero isa lang napapansin ko sa kanya, mas premium, guys, ang design nito compared sa dalawa na to. At itong si Tecnocamon 30 Premier is kahit saan siya tingnan, napaka-premium po niya. Dito sa kanyang camera, dito sa kanyang likod, guys, na merong texture. Tapos sa curve pa po itong gilid niya. Saka dito sa kanyang gilid is meron din siyang aluminum dito. At din, guys, plastic frame lang din itong si Tecnocamon 34 5G. Dahil wala po siyang antenna bands dito sa milikod niya. Ito isa sa palatandaan para masabi natin na aluminum itong gilid niya. At itong si Tecnocamon 30 Premier is meron po siya. Pero ang kaibahan naman itong si Tecnocamon 34 5G is parang leather yung kanyang likod dito. Compare dito sa dalawa, na plastic lang siya. Pero dito, kung design ang pinaka gusto natin, syempre dito tayo sa may Tecnocamon 30 Premier. Kaya technically nga, guys, ang Tecnocamon 34G saka ang 5G, almost same nga lang sila ng performance. Ang pinakamalaking makikita lang natin na pinakaiba nila dito is naka 5G nga itong si 5G at 4G ito. Pero yung difference nila sa may SRP nila, guys, is 3,000 din. Kaya kung hindi naman sa inyo mahalaga yung 5G na network dito at wala namang 5G sa lugar nyo, syempre doon na tayo sa may 4G. Hindi rin naman natin, guys, makapakinabangan yung 5G na network nya rito. Dahil sayang din, guys, yung 3,000 pesos na matitipid natin kung pagkasi 5G yung kinuha natin. Tapos hindi naman natin mapapakinabangan yung 5G. At same processor nga lang, guys, yung dalawang mas mahal na Camon. Pero napakalaki din, guys, yung difference sila sa kanilang SRP. 8,000 yung difference sila sa SRP nila. Napakalaki nun. Pero same lang naman sila ng performance. Siyempre, ang malaking lamang ng Tecnocamon 30 Premier sa mga smartphone nila is merong periscope camera nga yan. Tapos yung mas magandang display niya na merong 1.5K na resolution saka yung mas premium build quality niya na wala nga sa tatlong Camon. Pero syempre, guys, kung di naman sa inyo mahalaga ang design saka yung additional na camera niya saka yung mas mataas sa storage, I think ang pinaka-perfect na Camon na kunin natin dyan is si Tecnocamon 30 Pro 5G. Dahil sa balance ng specs niya, balance sa performance, at balance na camera. At kahit paano magandang display na rin. Dahil yung napakagandang design, guys, ng Premier Edition, malamang sa malamang hindi nyo rin mapakinabangan. Dahil lalagyan lang din natin yan, guys, ng jelly case para hindi natin siya magasgasan. Kaya useless lang din para sa akin yung napakagandang design niya. Pero syempre, depende naman yan sa paggamit natin. Kung gagamitin natin ito ng walang jelly case na kasama. Dahil yung kayang mga games ng Tecnocamon 30 Premier, syempre kaya din naman ng mas murang version. Dahil same processor nga lang sila. Ang pangalawang sulit sa akin dyan, guys, kung pinamimilian niya ang 5G na version, saka ang 4G na version, mas okay na yung 4G na lang ang kunin natin. Dahil madalas naman pagka nasa labas tayo, is yung 4G lang naman ang gumagana. Pero pagka nasa bahay naman ako, guys, is naka 5GHz naman yung wifi namin. Kaya ting sulit naman yun. Tapos makakatipid pa nga tayo. Pero syempre kung meron din naman tayong budget, pero kung pinag-iisipan nyo nga, guys, bumili ng Tecnocamon 35G, meron 12K na SRP. Kung meron din naman kayong pera, guys, at pinag-iipunan nyo lang din naman yan, mas okay na rumikta na tayo sa may Pro version. Dahil sa mas overall na mas magandang specs niya. At mas magandang upgrade na rin yan kung galing kayo sa mga G99 na processor. Dahil kung nga G99 lang din naman, guys, yung processor ng smartphone nyo na luma, parang hindi naman kayo nag-upgrade dito. Para nagpalit lang kayo, guys, ang bagong design ng smartphone.
Dahil yung camera nga guys ng Pro version, parang yan yung camera guys ng Premiere. Tapos yung processor pa ngayon ng Premiere, para sa makatwirang presyo niya. Kayo guys, kung pipili kayo sa apat na camo na yan, yun ang pinakasulit para sa inyo. Comment nyo na lang po sa baba, at palike na lang po kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching!